Sa ating panibagong video ay alamin natin ang pambihirang bisa ng halamang gamot na dahon ng betel. Ang dahon ng betel ay nagmula sa bansang India na tinatawag nila na paan leaves kung saan ito ay ginagamit sa kanilang mga religious rituals. Makikilala mo ang dahon na ito sa kanyang bugis puso at kulay berdeng mga dahon. Tinatawag din itong Piper Beetle bilang scientific name nito at sa Pilipinas ay kilala ito sa tawag na buyo. Ang halamang gamot na ito ay pinaparami sa iba't ibang panig ng mundo lalo na sa Asia, kabilang dito ang Sri Lanka, India, Malaysia, East Africa, Pilipinas at Indonesia. Sa Pilipinas ay tanyag ang dahon na ito bilang gamit sa pagnganga o pagnuya ng dahon nito kasama ang bunga nito. Ginagawa ito karamihan ng mga matatanda sa probinsya bilang kanilang libangan. Taglay ng betel leaves ang 85-90% na tubig, high moisture content, low calorie, iodine, potassium, vitamin A, vitamin B1 at B2 at nicotinic acid. Sagana rin ito sa essential oil, betel oil, cherichol betelphenol, eugenol, terpene at campan kung saan ang lahat ng mga ito ay tumutulong sa mga ilang karamdaman. Narito ang karamdaman na maaring magamot ng dahon ng betel. Una, narito ang diabetes. Ang pinatuyong dahon ng betel na katutulong magpababa ng blood glucose level ng mga pasyenteng may type 2 diabetes. Sa paggamit ng daong ito ay walang side effect. Pangalawa ang mataas na cholesterol. Stroke at sakit sa puso naman ang iyong makukuha kung ikaw ay may mataas na cholesterol. Ayon sa pag-aaral ay pinapababa ng betel leaves ang taong may mataas na cholesterol level. Taglay din ito ang antioxidant para labanan ang mga free radicals. Ikatlo ay panlaban sa cancer. Ayon sa pag-aaral ay tinataglay ng dahon ng betel ang pagkakaroon nito ng chemo-preventive potential na panlaban sa cancer. Dahil sa phytochemicals na taglay ng dahon na ito ay nilalabanan ito ang mga cancer cells. Bukod sa antioxidant ay mayroon din itong anti-mutagenic, anti-proliferative at antibacterial properties. Ika-apat naman ang mga mikrobyo. Dahil sa taglay nito ang antibacterial properties, ay nilalabanan nito ang mga bakterya pang lima ang sugat. May pag-aaral din na mabisang gamot ang dahon na ito sa paggaling ng sugat. Ang katas din ng daong ito ay pinabibilis ang paghilom ng sugat dahil na rin sa antioxidant ng betel leaves. Pang-anim naman ang asthma. Isang inflammatory condition ang pagkakaroon ng asthma. Dahil sa taglay ng betel ang antioxidant at anti-inflammatory ay mabisa ito sa hika. Pangpito naman ang depression. Ang betel leaves ay may aromatic phenolic compounds kung saan ang pagminuya ng taong may depression ang dahon ng betel ay pinagaganda nito ang pakiramdam nito. Ika-8 ang dental infection. Pinapaganda ng betel leaves ang oral health ng isang tao. Nagsisilbi itong mouth freshener at pamalit gamot sa oral o dental infection. Pang-9 naman ang gastric ulcers. Ayon naman sa matandang kaugalian ay mabisang gamot ang betel sa mga gastric ulcers. Pang-10 naman ang malaria. Noon pa man ay nagsisilbing gamot na sa bansang Malaysia ang betel sa sakit na malaria. Ang dahon na ito ay may anti-malarial properties, flavonoids, na panlaban sa mga parasitiko ng malaria. Ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi makapagbibigay ang mediko, PH ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Para sa inyong komento o suggestion, maaari lamang ilagay sa comment section, please subscribe, like and share na rin ang ating channel. Maraming salamat po.